Tumutok buong araw sa number 1 o 6.7 Energy FM. Pagpangalan mo ang binanggit ng aming DJ, may isang oras ka para tumawag sa amin. Hello? Nanalo daw ako. Para makuha mo ang panggas na 500 pesos pag lumampas ng isang oras, magiging pangcash na 200 peso ang sanay 500 pesos mo. Tatawagan ka namin ng 2 beses. Pag walang sagot, sad naman. Babay, 200 na. Kaya tutok na. Lagi-lagi. Palista na. Sa Hi Panggas. Hi Panggas. O Pangcash. O Pangcash. On air promo. On air promo. Sabihin radyo. Sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, Miss Chabaglita. Same, same. Pero iba. Dahil ako'y mag-isa. Nakakaloka. Muli pa rin sa lahat pa rin po ng mga patuloy na nakatuto. Kayo'y nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo... Energy! Yun! At syempre sa kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana C. Sanchez Mosa ng taon, o diba? At sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, eto na ang baklita sa woo-woo! O, diba? Taas ang enerhiya, Lunes sa Lunes. Parang hindi galing sa weekend, nakapagudan, diba? Pero masaya-masaya naman yung pagod, diba? Na talaga nga naman super saya. At syempre sa mga pangga natin na patuloy pa rin pong nakatutok, ayan, sa mga pangga natin, drivers, sa lahat ng ating mga nadikitan, araw-araw umantabay po kayo sa Energy FM. Baka mabanggit ang inyong mga pangalan. Sayang naman po ang 500 pesos pag hindi kayo nakatawag within 1 hour. At syempre sa mga tatawag na gamit ang kanilang mga cellphone, sisiguraduhin nyo po lamang nalalagyan nyo ng 02 at idadial nyo 02-8721-2429 para makayo ay makakonect. Diba? Baka kasi dinadial nyo po sa inyong mga cellphone 8721-2429 na hindi po siya papasok or magkoconnect pag walang 02 sa unahan. Yun yun, diba? Kung hindi man kayo nakasagot, may chance pa rin kayo manalo ng 200 pesos. Not bad, diba? Pambili na rin niya ng bigas. Magkano ng bigas na yun, diba? Kaya ng 3 kilong bigas yung 200 pesos na yan. Anyways, ayawin na ako, eto na. Mukha yatang hindi kikiluhin kung hindi magbabawas ng mga host daw ang Itbulaga ng Tape Incorporated sa susunod na mga araw. Oh my goodness! Why is that? Magbabawas nga daw ng host itong Itbulaga dahil nga syempre gawa na rin ng kanila. Alam mo yun, baka nga kasi di ba sa na napapabalitang medyo may pagkalugi, di ba? Ay kailangan ng mag-alternate. So ibig sabihin nito, yung mga dati nilang mga regular na mga host ay tumanggap na daw ng ibang proyekto sa GMA7 kasi nga hindi na sila ma-accommodate on a daily basis sa Itbulaga. OMG! Kasi ang kaya na lang daw palang maging regular every day is syempre hindi mawawala si Mayor Isko tsaka si Paulo Contis. Yung iba daw ia-alternate ng pasok. So ibig sabihin may MWF, may TTHS, ay tara. Pwede nyo lang i-work from home, ah, diba? Yung mga ganun. At baka naman, okay lang naman kayo work from home, bakit bawas lang ng 30%? Huwag naman yung MWF na 3 araw lang sa sahur. Pero yun na nga, diba? Kasi nga, maugong ang mga balita na ito na talaga nga naman na kahit pa daw pinagmamalaki ni Paulo Contis dati na meron silang parang 25 minutes na airtime commercial, hindi pa raw ito pasok sa mismong guidelines o sa panuntunan ng isang block timer na kailangan na meron kang 15 minutes average commercial per hour yan. Eh ang show nila 2.5 hours. So kung per hour na may 15, 30 minutes, 25, so kulang pa. Diba? So ito siguro ang dahilan kung bakit sila ay magbabawas. Tama ba yun?
Diba? Nakakasad naman yun kung totoo man ang balita na yun ha. Kasi ito na yung ugong-ugo ngayon na kumbaga ang usap-usapan na naman sa bakura na o ha, sa bakura ng GMA7. Sa bakura ng GMA7, labas yan, Timog Avenue na eh. Diba? Ang dami na chismisan dyan, madalas na abutan natin yan. No? Kung gusto nyo ng chismis, tambay ka sa Timo. Pero charot lang. Pero yun na nga. As in talagang doon daw ang kinaloka ng mga tao. Kasi nga, kumbaga, ha, ano na nangyayari? Akala ko ba umu-okay na sila? Akala ko ba malalim ang balon? Pero syempre, kahit gano'n daw kalalim ang balon, hindi ba kung ang gatdam nga, kahit gano'n kalalim ito, pag nag-El Nino, talagang tuyo at may scheduling ang may water interruption. Diba? Na nakakaloka. Kaya siguro ito na siguro may pondo pa. Kaya lang hindi talaga to dice level para isadsari nila yung kanilang nalalabing mga pondo kung kaya naman sigurong i-alternate. Pero yun nga, yung usap-usapan ngayon na yung ibang mga host daw talaga nila ay tumanggap na ng mga shows na pwede nilang maging sideline during the days na hindi sila mag-host or naka-schedule for It Bulaga. Pero, eto nga ang chika. Si ano pa? Hindi pa ba ako nag-chichika sa lagay na yun? Hindi pa pala ka nag-chichisme. Meron pa pala, grabe. Pero etong chika. Kasi kumbaga parang, bagamat si Mayor Isko yata ay nakatanggap din ng proyekto para, alam mo yun, lumabas sa Black Rider, ay eto muna, may condition doon. Tinanggap niya ang Black Rider na ipala na taping under GMA 7 sa condition na ang taping niya ang mag-a-adjust sa schedule niya everyday sa It Bulaga. Oy! Taray! Siya na ba yung may-ari? Charot! Char-char lang. So siya na pala ngayon ang pala decision. Hindi yun nga daw, ang chika ng ating nasagap na mababase ang taping days niya. Tinanggap niya yung proyekto pero priority pa rin niya yung It Bulaga. O diba? Ano ba talaga? Nakakaloka naman it is. Diba? So paano yung ibang mga artista doon? So paano kung kailangan pumakap ng maaga? Kasi matatapos ang It Bulaga niya 2:30, 3 o'clock. So doon pala siya magsa-start ng ano, ng shoot. Ay, parang ano naman yun, diba? Pero kung yun naman ang condition at pinayaga naman, then why not, diba? Pero parang hindi naman yata din fair yun sa ibang mga artista na kabilang din doon sa Black Rider, diba? Pero chika pa lang naman yun, diba? Na yun nga, kumaga, may condition na ang Mayor Isko para tanggapin lang yung role. Ah, ikaw na! Oh, diba? Ano, nakakaloka. Anyways, malalaman natin niya kung talagang kailan mag-e-effect yung sinasabing alternate ng schedule ng It Bulaga, ng mga host sa It Bulaga sa mga susunod na araw. Well, di natin alam kung itong week na to or next week mag-start na nga ba sila. Kasi siguro nagko-cost cutting na sila. Kaysa naman totally mawala ng trabaho ang lahat. Siguro ito na rin yung naisip na paraan para magtuloy-tuloy pa rin naman ang pamimigay ng kasiyahan sa ating mga pangga na patuloy na tumututok at nanonood ng It Bulaga, hindi ba? Kasi nga naman, di ba, wala naman tayong ibang ginusto kundi makapagbigay lang ng kasiyahan sa mga tao. Then why not? Di ba? Kung ito yung paraan. Pero sana, di ba, kung sabi ko nga, di ba, sa una nating balita kanina, kung sana, itumalay nyo, itong last quarter of the year, mabago ang ihip ng hangin at pagdating ng Disyembre, ang biyaya ay magdire-diretso. Di ba? Kahit papano, good business pa rin yan para sa Tape Incorporated, hindi ba? Anyways, yan po muna ang ating chika for today's video. Bukas po makakapiling na natin ang aking kumare na naningil ang pautang. Na si Tita Cora. Diba? Muli po ako po si Kapitana Sisa at ito ang Baklita sa Woo Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Bye!